Bakit ganun ako magpakilig? Bakit ganun ako... Love you. I love you too. Charot! Charot. Ha? Ginawa ko yun? Parang... Kapamilya, ako po si Jairus Aquino. Samahan niyo akong balikan ng ilan sa mga hindi malilimutang eksena ko sa teleserye na nagpatawa at nagpayak po sa inyo. This is Kapamilya React. Daddy? Daddy, what are you doing here? Paya, may bago na tayong barkada sa paning Jomar. Dito na siya mag-aaral. Grabe, sobrang ano. Alam mo yung fresh pa sa akin lahat kapag napapanood ko yung Super Ringo. Para bumabalik lahat ng alaala. Solid lang kasi ang layo na maiisip mo, ma-realize mo talaga na ang layo na natin mo. From throwing line na talagang literal na binabato mo lang to up to now na alam mong dapat may naramdaman ka na pag sinasayo yung linya mo. And ayun, sobrang sayang panoorin kasi maalala mo talaga na sobrang ano, dati talaga is akala mo laro-laro lang yung trabaho. Parang, punta ka sa camera, gagawin yung pinagawa sa'yo ng director, that's it. So yun, nakakamiss, sobrang nakakamiss maging bata talaga, sa totoo lang. For sure, magsasalita na ako para sa lahat ng mga batang katulad ko dati na nag-action scene. Sobrang nag-e-enjoy kami lahat sa action scenes. As in, kapag nalaman namin na, uy, may action scenes ka, talaga, uy, okay ah. Kasi feeling ka namin, astig ang angas namin. Especially kapag may harness, nililipad kami, ay, sobrang tuwan-tuwa kami dyan. So, hindi kami takot dati. Kapag nag-e-enjoy kami. So, go lang kami ng go sa lahat ng ipapagawa pag action scenes. Ayun. Tatulo ko lang kung para na rin ako si Naruto. Eh, anime yun eh. Anime ka ba? Yeah! 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 Kult ni Andre. Tura ni Andre. Ayun, Kung Fu Kids. Mas precise na yung reactions ni Lem kaysa kay paring Jomar. Kumbaga, mas distinct na yung gulat. Pag gulat, gulat talaga. Kapag iyak talagang may naramdaman ka na ring emosyon. Hindi lang parang pinaiyak ka na lang ng basta. So, na nung nagka-edad na, suddenly I realized how I love acting, how I love what I'm doing, kung gaano siya ka-importante, at kung gaano dapat talagang binibigyan mo ng effort at inaaral mo yung isang proyekto at isang role na binibigay talaga sa'yo. Kasi dati parang kung ano lang sabihin ni direct, kung ano lang inasa script, kung ano yung sabihin ng parents mo, yun lang yung gagawin mo eh. But eventually, pag kumedad ka na, when you know, handle your own life na somehow, talagang marirealize mo na, ah, ang laki pala ng difference na dapat may binibigay ka talaga effort dito. Alam mo talaga dapat kung ano, kung saan ka lulugar sa isang role. Yung ganun, parang eventually, nabigyan ng deeper meaning or deeper thought yung acting. Sino? Ikaw. Bakit ako? Kasi wala akong kaagaw sa'yo. Yay! Love you. Love you. Love you. I love you too. Charot. Actually, pinakita niyo sa akin, much
much better na siya. Parang hindi siya na-cringe kaysa talaga sa unang episode ng Love You. Yung talaga mga unang episode ng Love You, talaga na-cringe kaya parang, ha? Ginawa ko yun? Parang, bakit ganun ako magpakilig? Bakit ganun ako, kung kailangan magpapogi, pero bakit ganun ako magpapogi? Parang, na-cringe talaga siya pag naalala ko. Pero ito kasi, nasa latter part na to ng Love You eh. Parang ito na yung time na mas natuto na ako magpakilig, mas natuto na ako magpapogi ng hindi OA, kumbaga yung ganon. So parang hindi na siya nakakridge. Parang this time mas natuto na ako. Kaya itong clips hindi masyado, pero talaga yung una, lalo na yung unang-unang episode ng Love You, as in sobrang nagkikridge talaga ako dun, as in medyo mas mahirap pa ding gawin magpakilig kaysa sa umaction. Kasi action, fight scenes, mabilis masyado. Hindi mo na kailangan, hindi na kailangan makita yung reaction mo. Makita lang galit ka, nahihirapan ka, pagod ka. Laban. Physically, mahirap, syempre, dahil sakit ng katawan and all. Pero yung pagpapakilig kasi, syempre, kailangan lumabas na natural sa tao eh. Kailangan mahanap mo yung kiliti ng mga tao nanonood para kiligin sila. So, the big difference is more of, you know, physically lang and emotionally, mentally, kung paano mo ipapakita sa tao kinikilig ka. Ganyan. So, ayun. Magkaiba siya eh. Sobrang layo niya if I were to compare. So, mas... Pero parang mas mahirap pa rin pakilig kasi kailangan maging natural ka. Ano to? Hindi daw po. Kasi actually, nung scene na yan, nabihan ko talaga si Direk na, Direk, nakabahan ako, hindi ko alam kung makakaiyak ako. Tapos parang, sinanay, kailangan din umiyak. So, actor's cue. Eh, nag-okay agad ako. Parang, sinugal ko, parang 10% pa lang yung naramdaman ko. So, hanggang sa nung nag-take during sa sila pa lang, nawala yung, hindi ko makaiyak. Yumakap ako kay JM. So, nung, yumakap ako kay JM, kasi parang kuya ko na rin talaga siya. Doon ako nag-start na umiyak. Sabi niya, kaya mo yan, tol. Kaya mo yan. So, yun, nagtuloy-tuloy. So, yung mga namimiss ko is the moral support that these people give you kapag may maganto kang eksena. Tapos, yun, namimiss ko yung bondings talaga namin. Yung, actually, kagabi, I was just searching yung ano, nag-scroll lang ako. Yung, si nanay mag-aayang kumain, mag-lunch out, mag-dinner, o kaya yung sabihin sa'yo ni nanay, no, nag-ano ako sa hotel, punta kayong lahat. So, doon, lahat ng tao, lahat kami, buong pamilya niya nandun. So, yun yung nakakamiss, mga kulita namin nila Kid, nila M, nila Kiko. So, at ayun, nanalo kami ng Gawad Pasado Best TV Series. So, siguro reflection din yun ng talagang closeness namin bilang pamilya. Ayun mga kapamilya, this has been Kapamilya React. Sana po ay nag-enjoy kayo sa kaunting oras na nakasama po ninyo ako. Salamat po dahil patuloy niyo pong naaalala ang roles ko bilang parang Jomar, Lem, Batas, Drake at syempre si Percy.